it shows the how fleeting power is. Now, kaya naghahabos ng power. Tumawa ng tayo. Thanks, tumawa. Ano ang nangyayari dito? Anyway, tuloy tayo. Sabi ni ano, sabi niya, this is what I explore. I have seen all the works. Sabi niya, ayusin ko lang ha. Sayang kasi hindi niyo nakakita. Kapag, ayun, nawala ka lang. Mag-o-open ako ng bagong slide. Ito na lang. Pwede rin ito. Pwede na lang meron akong baka. Yan. Kala ko lang ang mga pictures. Yan. Kapit ka tayo. Sabi niya, the words of the preacher signed by David. Barangin, sorry. But there is no remembrance of earlier things and also the later things which will occur. There will be for them no remembrance among those who will come later still. Tama? So nakakalimutan. So yan na si Rogelio de la Rosa. Now let's go back to the power. Sabi sa Ecclesiastes, I the preacher have been king over Israel. Anong kanyang posisyon? King. He's the most powerful man in that country. And I set my mind to seek and explore by wisdom concerning all that has been done under heaven. But look at that. He explored everything. It is a grievous task which God has given to the sons of men and to be afflicted with. I have seen all the works which have been done under the sun, and behold, all is vanity. What is crooked cannot be straightened, and what is lacking cannot be counted. Grabe! Can you now imagine the dilemma of our president when he said he will eradicate corruption and drug addiction in 6 months? Nalala niya? 6 months ba? 3 months? 6 months, tama? Tapos bigla sabi niya, ang lala pala ng sitwasyon. Ang lala pala, it cannot be fixed in 6 months. Ilan taon na ngayon? 1 year mahigit na, di ba? Nakalimutan niya, what is crooked cannot be straightened. And what is lacking cannot be counted. Ang daming kulang. Ina-expect din ng management na bago na mag-fix nila yung MRT. Di ba? Yung busan. Train to Busan. Hindi na kasi. Meron palang mga walking dead sa loob. Di ba? Anak na niya parang, wow, ang laki pala ng problema. They never expected something beyond repair. Na kailangan mong baguhin lahat. Naman niya, yun yung naging frustration niya. Sabi niya, hindi ko sinasabi, ano, hindi na masasabi yung problema natin, hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko lang, parang, wow, doon mo makita yung limitation ng power mo. There are things that you can never change, no matter how powerful you are. Naman natin? They say, we might have the position, then di may natin magagawa. Now, tuloy pa rin natin. I said to myself, behold, I have magnified the Christ's wisdom more than all who were over Jerusalem before me. And my mind has observed and wealth of wisdom and knowledge. Obviously, sabi nga, knowledge is power. Nalala niyo? Kaya sa dami niyang kaalaman, patay din siya ng maaga. Nalala niyo ba? O, di ba? O, ang dinis niya, ang daming kaalaman yun. Naglalagay pa ng wala mo sa ulo yun para mabuhay matagal. Patay din. Ano kaya yung frustration sa power? Hindi ko sinin insulto ha, hindi pininsulto. I'm just trying to tell you and to show you yung talagang mga examples na very clear sa ating mga kaalaman. Tama? Now, balik tayo. Ito niya. Then I set my mind to know wisdom and to know madness and folly. I realized that this also is trying after the wind. Why? Because in much wisdom, there is much grief. And increasing knowledge results in increasing ano yung isa't kaya ang iba ayaw mong panakil. Kasi ayaw nilang malaman may sakit sila. Kasi pag nalaman mo, lalong lumulungkot ka eh. Tama ba? Pag nalaman mo, halimbawa, kung sa mo nakita mo yung kalagay ng Pilipinas, the more you get to know what's going on inside, lalo ka mag-depress. Ba't ko ba ito nalaman? Diba? Kapag nalaman yung mga kinakain natin is also causing sickness, bigla sabi, pati ultimong tubig, carcinogenic. Yung tipong alcohol, carcinogenic. Ano na iinumin mo? Di pwede yung alcohol. So ano na gagawin mo? Wala na. Ano ba? Pagkain ng baboy, di ba? Ang sarap. Pero kung sabi sa'yo, yung baboy na yan. Di ba?
nag-deflate ng cholesterol sa liya, nagpo-cause ng blood, high blood pressure, at mamamatay ka kaagad. Pag sasagot, ano ba? Bakit huwag mo na sabihin sa akin? Dahil pag hindi na kumain, patay ka din. Kaya, parang wow, what's wrong with this? What's the point of all of this? Parang, kaya alam nyo, the moment you gain power, then you will realize na kung ganito pala, kasako lang kayo. When you were younger, you always think that your parents, generally, medyo nasa teenage years na kayo, your parents does not know much. Do not know much. Tama? Tama ba? Parang yung kamutang talaga ng magulang ko, walang kaalam. Hindi ako naiintindihan. Sa totoo lang, isa sa sobrang alam nila, sila na nagtatapos sa sentence eh. Pa, alam niyo po ba sa school? O ano, tanggal ka na naman. Sa sobrang nakaalaman. Pero siyempre, sa tingin mo, naabi talaga po, walang talo ka lang. Hindi lang naiintindihan. So, nagre-reklamo tayo. And we feel na parang hindi kasi nila alam lahat. So, tingnan niyo, when you became parents yourself, bigla niyo naisip, grabe, ang hirap pala. Bigla mo na nalaman mo, nagsisisi ka na, oh, excited ka, basta Papa Don Prince, ano lang? Parang madonna eh, diba? Nakalala nyo, tapos nung asawa ka na, Papa, sana nakita sa preaching. I'm mad, in love with this guy. But I became mad in life. Di ba talo mo na realidad? Kasi the moment you know, the moment you get, you understand, the more you experience grief, pain, hurts. Yung mga empleyado, di ba? We sometimes, often times complain to our bosses na parang, yun, boss, di marunong. Di ba? Ang lago niya. Yung boss natin talaga, di nag-iisip. Sabi niya, subukan niyo, kayo naman ang boss. Eventually, mapupromote kayo. Salamat sa Diyos, kung nagpromote kayo, makakaganti na rin sila. Doon yung maintindihan na yung bayad pala, kaya mahal, dami palang kasamang pagsinusun nyo. Di ba? Because the more you know, the more grief you will experience. Yun ang sinasabi niya, pero useless naman itong lahat ng ito. Nakakainis. Subukan na lang natin, pleasure and wealth. Baka naman sa kahalo dito, makabawi-bawi na tayo. Tama ba? Yeah. Tingnan naman natin, sabi niya, I said to myself, calm down, I will test you with pleasure. So enjoy yourself, and know it was, it too was stability. Bakit na naman? Tingnan niyo, I said of laughter, it is madness and a pleasure. What does it accomplish? Wala nang nangyayari, sabi niya. Kapag pleasure ng pleasure, wala nang mabuho, wala nang nangyayari. Parang wala nang na-accomplish. Di ba? Kaya nga, pag tawa ng tawa, minsan wala nang accomplish. Tawa ng tawa eh. Nag-iingin, tawa. O, ano na, kung sa tawa, wala. Bukas na ulit, lalo na lang. Parang sayang yung panahon. Di ba? Tapos sabi niya, so I explored with my mind how to stimulate my body with wine. Baka naman sa inuman, may mababuo. And sabi niya, while my mind was guiding me wisely, and how to take hold of folly until I could see what good there is for the sons of men to do under the few years of their lives. So may kaming buhay na yan, ano kayo magagawa namin? Sabi niya, so I enlarged my works, I built houses for myself. So instead of magtawa-tawa, maggawa tayo, let's give, ano, pursue achievements. Sabi niya, I enlarged my works, built houses for myself, I planted vineyards for myself, I made gardens and parks for myself, and I planted in them all kinds of fruit trees. Bintang talaga ito ha. Biro mo, hindi na siya gumawa ng garden, pati park. Kanya yan, para sa kanya lang yun ha. Nauna pa siya kay Walt Disney. Now, so I made ponds of water for myself from which to irrigate a forest of growing trees. Hindi pa uso irrigation, meron na siya ha. Now that I bought male and female slaves from ibang klase, pati tao binili. I had homeboard slaves, I also possessed flocks and herds larger than all who preceded me in Jerusalem. He was so rich. Also, I collected for myself silver, gold, and treasures of kings and provinces. I provided for myself male and female singers and the pleasures of men, many concubines. Then I became great and increased more than all preceded me in Jerusalem. My wisdom also stood by me. And sabi niya, all that my eyes desired, I did not refuse them. I did not withhold my heart from any pleasure, for my heart was pleased because of all my labors,
and this was my reward for all my labors. Thus I considered all my activities which my hands had done, and the labor which I exerted, and behold, all was useless. Striving after wind, and there was no profit under the sun. Yun ang sabi niya, he who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves abundance with it. Parang sobrang napaka-pessimistic nito, ha? Pero hindi. Nakuha niya lahat eh. Walang tatapat sa kanya when it comes to wealth. Walang tatapat. Pero bakit ganun ang kanyang conclusion? All is vanity. Naranasan niyo na ba rin pamakamtan yung pangarap niyo tapos at the end of the day, paano wala rin nangyari? Kasapo lang na lang kayo madali. Cellphone. Hangad ka na hangad ng cellphone. Nung lumabas ang cellphone, nung unang lumabas ang digital cellphone dahil ang unang kong cellphone ay Philtel, nakoplong. Nung lumabas ang globe, isa sa mga kauna-unahan may globe. Ang yabang ko, ito digital na. Pero totoo na, nung bago yung digital, kung mag-cellphone, nilalabas sa pintana sa kaya, No! Yan yung lalabas ng digital na. 2110 pa. So naalala yung 2110. Parang feeling mo okay, di ba? Parang kukunti lang kayo meron, pero ang totoo na, kung ano, lumalabas ka sa pintana, tapos dumating yung Motorola, may pabukas-bukas na, flip dito. Flip dito ako na ba? So lahat ay bago na. Gumanda na lahat. Lumayos na. Kahit pa paano, di ba? May mga smartphone na. So you've been greedy to have one also. Now nakakita ko na, iPhone. Wow, iPhone. Ito yung hangad ko. Wala akong pandon. Talk and text lang din, walang pang data. Mahal! Kasi pag na-on yung data, unknowingly, biglang zakot. Ano nga, mas doon agad ka. Kasi kaya ko nalaman yung alam na, nung first time ko, yung tinatawag ng roaming, first time ko, nasa Brunei ako, bagong-bago kayo roaming eh. Tawag na lang kasi alam ko, same rate lang, same rate ko. Tawag kami asawa ko, tawag ka ng tawag. Ah, isa na sayang naman ito roaming ko, di ba? Tawag, hindi akong gumagamit ng local phones. Naka-cellphone. Sikat, di ba? Pag-uwi ko, 80,000 ang dito. Grabe! At lumabot ako, binagyan ka na ito. Para na mabayaran, pinakatap ko. Dari ko, wow! Akala ko, ang saya-saya. Hindi pala. Sising-sising ako ngayon. Ayaw ko na mag-roaming. Ayaw ko na mag-roaming. Kahit sa pumunta, hindi ko nag-roaming. Sabi ko, kalokohan to. Doon ko ma-realize na yun. True. All is vanity. Nothing satisfies. Ang telling you, iba nga, sobrang dami ko magbilang ng pera. Para maghapon ang bibilang. They've never been happy. Teller. sabi ni Jesus, alam niyo, ang dami niyong minu-worry. Akala ko pag maraming pera, wala silang worry. Hindi totoo. Minsan, the more the money you have, the more you worried you are. The more you are afraid to lose. Kasi you have already set a certain lifestyle na natatakot ka nang mawala. Na pag hindi mo kaya sa tatanda ka, you cannot earn as much as you used to have. So bigla mo nag-worry, ano ang nangyayari sa susunod? Pero the most of the retirees, painitin ang ulo. Napansin nyo na yung mga parents na nag-retire na nasa bahay, nagiging maintin ang ulo sila. Bakit? Kasi they know that they could no longer earn the way they used to be. They used to earn. So parang dun pala na frustrated na sila. And yun, habang tumatanda, nagiging grumpy. Napansin nyo ba yung sabi na nagiging grumpy? Bakit? Kasi parang feeling na they're becoming useless. Nakala niya? All is vanity. Kaya sabi ni Jesus, ito tuturo sa inyo. Sabi niya, for this reason, I say to you, do not be worried about your life. As to what you will eat, what you will drink, nor your body, of what you will put on. Is that life more than food and the body more than clothing? And teach you something else. Sabi niya, that's not life.
I'm not saying wealth is wrong. I'm not saying fame is wrong. I'm not saying pleasure is wrong. No, no. Ang issue, hanggang hindi yun ang life. Yun ay mga bonuses lang ng life. Ito sabi niya, ano yung life? Sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be added to you. So pag sinabi niya, righteousness seek help. Strive for what is right and your heart will be satisfied. Because seek first His righteousness, His kingdom, and all these things will be added unto you. And look at what He said. Even for the king, sabi niya, the king is not saved by a mighty army. Warrior is not delivered by great strength. In fact, a horse is a false hope for victory, nor does it deliver anyone by its great strength. So anong solution ni Jesus? Sabi ni Jesus, blessed are those who hunger for righteousness. Sabi niya, for they shall be satisfied. Again, sabi niya, so strive for what is right. Strive for what is right. Sabi niya, bakit? Your heart will be satisfied. Ano yung righteousness? What does it mean? Righteousness. Righteousness is not merely avoiding temptation successfully. It goes beyond that. Ito malaking problema ng tao. Paano ako magpupursue ng righteousness na hindi ko naman din naiintindihan? In fact, sabi nga ng Bible, ang buwan tao sabi niya, there's none righteous, not even one. Kaya kung niya, paano ako magpupursue ng righteousness? Ako nga hindi nga righteous eh. Di ba? Kasi ano ba isip natin righteous? Mabait. Kasi sa TV, yun ang minapalabas sa ano yung mabait eh. Yun yung mga inaapi. Pag pinapalabas ko, hindi naman mabait dyan, tanga yan eh. Kasi nga, sorry ha. Hindi naman sa totoo lang, sa mga ba? Ba't ka nagpapakaganyan, di ba? Hindi mabait yun. Yung ibang akala mabait eh. Hindi lang nag-iisip. Naman ninyo? Iba yun ha, iba yun. So ito yung sins niya ang naman. There's no righteous. So, ano, kaya masabi ako, for all have sinned and comes short of God's glory. So lahat makasalanan. Tama ba ito? Teka. Huwag mo sabihin na pag ako nag-spiritual, nag-zenos ako, mainit ako para sa Diyos, hindi ako righteous. O, tingnan natin. Mga kapatid, sabi niya, ang design ng puso ko at pananamin ko ay sa kaligtasan ninyo. O, makaligtas sila, referring to the Jews. Dahil halipapatotoo ko sa inyo na they have a zeal for God, but not in accordance with knowledge. So, nakihilig siya sa Diyos, pero hindi ayon sa kaalaman. Ibig sabihin, pwede ka palang makihilig sa isang bagay na mali. Naman yan yung tatang na sincerely wrong. Nako natin, nasabi niya, not knowing about God's righteousness. So meron palang God's righteousness. In other words, you are to pursue that. Yung pagsasabi mong right, ito yun, sabi niya. And seeking to establish their own, they did not subject themselves to the righteousness of God. Ibig sabihin, humabol sila ng righteousness, iba dun sa righteousness ni God. Kaya hindi rin sila masaya. Kaya marami yung trying hard na maging righteous, hindi rin masaya. Di ba? Napasin niyo ba yun? Ano siya? Parang lahat pinupo na. Pati damit, kailangan. Damit yung pahaba. Meron ko nakilala ganyan eh. Pero hindi nasiswili yung panda. Yung mahaba ah. Saan naman kayo ganyan? Masama ko yung nakabating suit na ganyan. Masama yun. Saan ko? Kayo naman. Mas delikado yan. Diba yung nakagawa na ako delikado yan? Kasi ako may nabulong yung lumutang yan. At yung may sumisili sila. Ah, di ba? Makakapatay ka pa niyan. Una, ang bathing suit, para saan ba yan? For safety yan. Kaya sinusuot yan para hindi ka masabi kung saan-saan at kung makalaboy ka, hindi ka malunod. Siyempre, kung yung tali lang, delikado yun, hindi ka rin, hindi rin safe yun. Kasi para sabi, tanggal, kaya sabi ko, depende, alam mo naman kung sinabi, ganyan na suotin, hindi rin yan safe. Yung safe lang, ganyan, sabi ko. So sabi niya, okay, sige. Kasi yung ibang tao, sobra, kahit sila magkasaya, sobra. Dapat ang buhok mo, hindi mahaba. Wala doon. Lahat yung tatanong na, pati kakainin. May nagtanong pa sa akin, okay lang ang kumain ng dinuguan. Sabi niya, basta iyo. Pero sa katabi mo yun. Okay. Okay, minsan na, pinagtatanong na naman. Sama niyo, na-ensin na hindi masaya. Akala na ganun ang righteousness. Hindi ganun ang righteousness. Ito ang righteousness, sabi niya. For Christ is the end of the law.
for righteousness to everyone who believes. Yun ang sabi niya, believes on what? Kasi ito yung righteousness ng God. Sabi niya, for Moses likes the man who practices the righteousness which is based on law, shall live by that righteousness. So, akala ng tao, puro rules, yun ang righteousness. Sabi niya, hindi. At sa totoo lang, nung simulat ni Moses yan, hindi mo natin nakamit yung righteousness. Lalo lang natin nakilala na mali-mali tayo. But the righteousness based on faith speaks as follows. Do not say in your heart, who will ascend to heaven, that is bring Christ down, or who will descend into the abyss, that is to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you in your mouth and in your heart, that is the word of faith, which we are preaching. That, ito yung righteousness. If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, look at the words, resulting in righteousness. And with the mouth he confesses, resulting in salvation. Sabi niya, for the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. And there is no distinction between the Jews and the Greek. Why? Because the same Lord is Lord of all, abounding in his riches for all who call on him. Napansin niyo ba? Ibig sabihin, mayaman o mahirap, Hudyo o Grego, walang pinagkaiba. Isa lang ang righteousness at source. Si Jesus. Kaya when you seek and strive for what is right, it is referring to the person. Naman natin, si Jesus. Tingnan niyo ha. Sabi nila, wala daw sa Bible na yung sasabihin mo na tatanggapin mo si Jesus as your personal Lord and Savior. Ano? Ito yung ibig sabihin nun, that if you confess with your mouth that Jesus as Lord, hindi mo yan sasambitin kung hindi ka naniniwala, siya na yung Lord. Tama ba? Pag sinabi mo you are Lord, you are accepting who He claims Himself to be.